Oke, okay, mga idol. So, magandang hapon mga idol. Hapon na po kasi galing tayong nag home service. So, kapag maaga tayong makauwi, mas maganda kasi mapagtuunan natin ng pansin yung mga nakatambay dito sa bahay, nakatambak. Okay, so ito mga idol, kung napapansin nyo, ayan, bumalik siya. After 3 months mahigit, ito, bumalik siya. Pero iba naman yung dala niya. Hindi na yung dating problema niya mga idol na walang power. Kasi ang unang problema nito, walang power. Pero ngayon, meron siyang power. Kaso, walang sound. Okay. So, malapit lang kasi ang mayari dito mga idol. Mga 50 meters lang galing dito sa bahay. Nandyan lang, malapit lang. So, ito, i-analyze natin to mga idol. Madali lang to. So, ang sabi ng mayari nito, di ba nung unang tinobullshot ko siya, wala siyang power, digit siya. Wala dito ang red light sa standby. Tapos ang sabi pala ng may-ari, no, naalala ko yung sinabi niya mga idol na bago daw yun nag-digit ang unit na ito, napapansin niya na ang sound ay biglang mawawala. So minsan daw ay may sound, minsan wala. Pag walang sound, papatayin niya. Turn off niya. Tapos, pabalik na naman ang sound. So, idudugtong natin ang sinabi ng mayari at yung finding natin. So, try natin ito. Ayan o. May display siya. So, meaning, yung resistor na nasusunog niya dati ay good pa yon. Kasi may standby power siya. Tapos i-turn on natin. So may kulang siya mga idol. May kulang. So may kulang siya. Anong kulang niya mga idol? Noong nakaraang pinaandar natin siya, pag turn on natin dito, like for example yan, so pag turn on natin dito, tapos mag may click ka na maririnig, pero ito wala. So ulitin natin ha. Dapat pag ugong nitong motor dito sa tip deck nya, pagkatapos nan may mag click. At ano yung mag-click? Yun ang relay para sa speaker. Ito, ulitin natin ha. Ayan, wala. So, dapat mag-click ang relay na yon. Tapos may red light dyan na mag-display. Dito. May red light dyan dito na mag-display. Pero ito wala. Wala. So, wala. So, meaning, hindi nag-close ang relay. Titingnan natin ang relay niya. So, punasya agad mga idol kasi para diretso na tayo. Hindi na tayo maano. So, yan. Kung napapansin nyo yan, yan yung relay. Kita ba? So yan. Yan yung relay mga idol. Tapos pag nag-repair ako ng mga ganitong unit mga idol, ang unang hinahanap ko ay ang relay. Ilan ba ang relay? Isa lang ba or dalawa? So napaka-importante yan. Yan ang ituturo ko sa inyo. Pag nag-repair kayo ng ganito, titingnan nyo agad ilan yung relay. So dito isa lang ang relay. So bubunutin muna natin kasi baka makapa natin yung hindi dapat. So ayan, may relay tapos dito wala. Tingnan natin dito sa power supply nya. So wala. So, isa lang ang relay niya mga idol.
At para saan ang relay na yan? Para yan sa papuntang speaker dito. Papunta yan dito. Okay, so ito alam ko na kung anong problema nito mga idol. Base lang sa sinasabi ng may-ari, before daw ito nag-deadset, napapansin niya ang nawawala ang sound. Tapos bumabalik. Tapos pagdating dito, hindi nag-close ang relay na yan. So meaning may problema itong power amplifier niya mga idol. So i-confirm natin yan. Wala itong problema sa supply niya mga idol kasi may display naman siya. Tapos medyo may kalumaan siya. Kaya hindi siya kagaya ng mga bagong unit ngayon na may display siya na protect. So ito sana pag hindi ito luma na design, nagpo-protect na din ito. Pero ito nagpo-protect siya kaya hindi nag-close ang relay na yon. Pero hindi lang niya, wala siyang capability na mag-display. Okay. Ito. Tinatanggal ko lang ito muna mga idol kasi kailangan nating mag-check. So i-check natin ang ang pangunahing problema natin dito mga idol. Bakit hindi nag-close ang relay na yan? So yan. So mag-continuity check tayo dito. Medyo mahirap lang kasi. Hindi ko masyadong mga ano. Dahil ang relay na yan ay papunta yan sa ano, output ng power transistor, power amplifier pala. So siya ang nag-protect sa speaker. Okay. So tapos hindi siya nag-close. So ito dito tayo. So kukunin na lang natin yung sinabi ng mayari na napapansin niya na minsan nawawala ang sound. So nagduda ako dito mga idol sa sticky na ito. Ayan. So duda ako dito kasi ang output niya naghihintay lang yung relay na yon ng signal. Kapag good ang output nito. Kapag hindi good ang output nito mga idol, may problema, hindi talaga siya mag-close. So ito yung resistor na ikinabit ko noon. Ito. So okay pa to kasi may display naman siya. 2.0 na resistor ito mga idol. Ayan. So ganito lang ang pag-analyze mga idol. Paano ba natin malalaman or matuntun ang problema? Analyze lang, common sense. Tapos napaka-importante yung sinabi ng may-ari kasi sila kasi ang naka-experience o gumamit ng unit. So ako kapag may nagpapagawa dito, marami akong tanong. Marami akong tanong sa may-ari mga idol. So ito yon. So ang una natin gagawin dito mga idol ay i-check natin ang mapaa dito. Kung wala bang shorted. Ito yung 18 tapos ito yung 1. So papunta siya doon. Kaya ulitin ko mga idol, napaka-importante na ang unang hanapin nyo ay ang relay. Kasi yung iba minsan, dito yung relay sa power supply. Tapos isa sa dito output sa papuntang speaker. So dapat papakinggan din natin, gagamitin natin yung pandinig natin kung mag-close ba ang relay. Pag turn on natin, mag-close ba ang mga relay. Dahil kapag hindi nakarinig kayo na hindi nag-close ang relay, so
Doon ang problema. Oh, tapos anong gamit ng relay na yan? Kapag dito yan sa power supply, so may problema sa supply ang kasi ang relay hindi kapag may relay dito tapos hindi nag-close, so meron siyang standby problem dito. Okay, so ganyan lang. So ito umpisahan natin tong pag check dito kung wala bang shorted. Kaya kung bakit siya hindi mag-close ang relay niya. So malamang may na-detect siya ang problema. So wala naman. Tuloy tayo. Ito, ano to? So ito. Oh, tatlo. So ito tatlo. Oh, short nitong tatlong pins niya mga idol. Oh, ayan. So bibilangin natin to, 18, 17, 16, 15, 14, 13. So ang may shorted na reading mga idol ay 14, ano no? 13, 14, 15. Okay, shorted. So shorted talaga. Shorted talaga siya mga idol. So titingnan natin yung orong tayo doon. So dapat ang kailangan natin dito mga idol. Ang kailangan natin dito ay or yung diagram nito. So mayroon akong diagram nito mga idol kasi mahilog akong mag-drawing noon. So for future use mga idol, may mga itinatago ako ditong mga diagram ng mga ganitong stike. Ito kukunin ko lang. Dito sa ano. Mahilig akong mag idodraw ko tapos itatago ko. Para magagamit. So diyan. So ito. Kita ba? So ang shorted ay pin number 13 at so dito tayo sa kabila. So nandito ang 13, 14, 15. So ang 13 pala mga idol ay output. Yan ako, papunta na sa speaker. So ang 13 ay output. Tapos ang 14. Ayan. Ang 14 ay konektado pala sa VCC na negative or sa supply na negative. Kasi center tap ang supply nito, may positive, may negative at may ground. So ang pin number 9 at 14, ara yan 9 at 14. So negative VCC, tapos ang 15. Ayan, may ano lang, mga resistor lang. At nag-connect dito sa 7. So ito ang pinagtataka ko dito mga idol. Ang 13 ay output. Pero bakit shorted siya sa 14? Di ba hindi dapat? Yan. Kasi ang 14 na ito, ang ingay mo manok, ililitson kita mamaya. 14 konektado sa negative na VCC. Tapos bakit shorted siya sa 13? So hindi dapat. So hindi dapat mga idol, di ba? Shorted talaga. Shorted talaga mga idol. Wala kang choice. So dapat si 9 at si 14 ay konektado. Kasi negative VCC sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Okay.
shorted na itong power amplifier na to, mga idol. Pero i-confirm pa natin yan. So ito, i-confirm natin to, mga idol. Paano ba pag-confirm nito? Madali lang. Ihang natin si 13, 14, 15 na pin. Ito, tatlo na to. Para malaman natin kung nandito ba sa board na ito ang short or nandito talaga kay sticky. Para ma-confirm. Sorted talaga, mga idol. Ayan o. So ito talaga ang shorted, mga idol. Ito lang pala ang problema nito, na may power pero walang sound. Okay, so asub na ako, mga idol, mag order pa ako nito. May na order na pala ako kaninang umaga, may na order na ako, mga idol. O advance na, pagtingin ko na ito yung amplifier niya, nag-order na agad ako kasi may duda ako nito. O talagang siya ang may problema. Hindi na ako nag-modify ng ganito, mga idol, kasi ano, nag-trabaho pa natin yun. Kasi sabi ng may-ari, pag anong problema daw, o-orderin mo na lang agad. So kanina pang umaga, kasi nagduda na ako nito, nag-order na ako. Kailangan mo tatanggalin ito. Hindi na ako mag-ano dyan, kasi meron pa akong ibang gagawin dito na unit. So hihintayin ko lang kung nadumating ito. Okay, mga idol. So as of now, ito lang muna, mga idol, till my next video.